Pwede niyo po ulit. Meron ba akong mga tanong ano, tungkol po ito sa albularyo o mga gamot? First question, masama ba ang gawain ng pagiging albularyo ng isang Katoliko? Second question is, kung ito yung... Teka lang po. Isa-isa lang po ta. Isa-isa lang po muna tayo kasi tatlo yan eh. Masama ba? Ano yan? Masama ba? Masama ba ang pagiging albularyo ng isang Katoliko? Yan. Brad Wendell, masama ba daw ang pagiging albularyo ng Katoliko? Okay, maraming salamat sa katanungan ng ating kapatid. So napakalimanaw po yan sa Katekisim, Catholic Catechism, no? 2116, na ang albularyo ay occultism, no? At sabi ni Father Jose Francisco Siqueira, pag pumunta tayo sa albularyo, kahit pa siya ay Katoliko, no? Pero paano natin malaman? Lalo na, no? Dahil matandaan natin kahapon si Dr. Ditching, sabi niya, mahilig ang demonyo magbigay ng piki na karisim. Halimbawa, kung siya ng gamot, kahit pa siya ay pari Katoliko, ng gamot siya at maraming nagamot. Pero, meron pala siyang mga ninuno na mga albularyo. Eh, delikado yan. No? Delikado yan. At, bawal sa atin ang paglapit ng albularyo, mangkukulam, mananambal, o yung tinatawag namang tatawas. Dahil, lalo na pag may naposes, hindi sila makapagpaalis ng demonyo. Ito ang pahayag ni Father Father Jose Francisco Siqueira. Pero only God can expel. Kaya kapag pumunta sa albularyo, itutuyos din ni Jesus at hindi sila napapalayas. Ginagawa lang namang nalais. Nakapagunan na lang mga spirit ng mga tanasa sa araw. They subjugate the spirit. Kaya para mawawala temporarily yung mga atake. Pero pansamantala lang yan. Pwede mo magkakasakit muli yan after a few months at masalala na mas matinig. Mas matinig lang ba yan? Pwede din magbibaba ng anyo. Yun. Later on, giba-giba na umano ang relasyon sa pamilya. Watak-watak na. Mag-iba ang anyo. Naalala ko yung isa sa mga dinayagnos namin sa office na anak niya ay napusis. Ngunit, sinabi ng ina na nagdala na siya umano noong college pa, makakita siya ng mga fallen angels, open ang kanyang psychic. At sabi niya, may babae umanong tumawag sa kanya dun sa loob ng simbahan, matanda. Sabi ng babae na, hindi, lapit ka sa akin, nakita ko na open ang psychic ability. Sa loob ng simbahan yun nangyari, isasarado natin dahil namimiligro ka. Mula nang isinarado ng babae, dun sa simbahan, hindi na siya nakakita. Pero ang hindi niya napansin, una, siya ay nagiging involved sa drugs. Ikalawa, hindi niya napansin, watak-watak ang kanyang pamilya. Ikatlo, hindi niya napansin, nagkahiwalay siya sa kanyang asawa, nakasal sila, at meron siyang live-in. Ngayon, grabe talaga ang tirada. Ngayon, yun po bang babae na tumatawag sa kanya na isarado sa loob ng simbahan? Yun po ba ay sa office ng exorcism? Hindi. Sa paniniwala ko, yung babaeng yon na kahit siya ay Katoliko, siya ay open din ang psychic abilities. Kaya natawag niya ang babae para maisarado, hindi niya sinarahan, ngunit dinagdagan. Kaya nang nagsimula kami sa prayer, ang ina ay nag-react talaga. No? Yun, magaling magtago ang demonyo sa katawan. So, bawal po paglapit sa albularyo kahit pa kung siya ay Katoliko. No. Yun na yun. Okay po. Ano po, second question is, sa pagdating ng panahon at ang isang albularyo Katoliko ay dumating ang kanyang kamatayan, pero siya naman po ay nagsisimba lagi, meron din pa kaya kasiyang ano, matatag na tawag ito na salvation? Dahil ang pagiging albularyo ay isang masama.
Pero, nagsisimba naman po siya. Una kapatid, sa Hosea chapter 4 verse 6, may sabi ang Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Delikado yung kulang ang kaalaman. Magigiba talaga, no? Kaya sa pamamagitan ng simbahan natin, inihayag ng simbahan kung ano ang ipinagpabawal at ano ang gawin. So, yung albularyo nagsisimba, pero namatay na siya. Ang tanong, maligtas kaya siya? Ang sagot, Diyos lang po ang nakakaalam. At ang dapat nating gawin, ipagdasal po ang naturang ninuno na albularyo na palaging nagsimba, ipagdasal at kung mas mabuti na magsagawa tayong Gregorian Masses, yung sunod-sunod na isang buwan na pamisa para sa kaluluwa niya. Brother Jando, magdagdag lang po. Okay, go ahead, Brad Gabriel. Ayan. Tama-tama po yung ano po, no? Yung sabi po ni ano ni Brother Wendell, kasi po kung yung hindi po kasi tayo, although nagtuturo po yung ating simbahan po kapatid na ang mortal sin, pag yun po ginawa natin, at lalo na kung hindi po tayo nag-undergo ng confession at naano natin, eh talagang mapunta ng impyerno po, no? Pero, kahit na gano'n ang turo po ng simbahan po, kapatid, hindi po nagturo ang simbahan na tayo ay humatol, no? Tama po yung sinabi ni Brother Wendell po, kasi ang dapat po natin na gawin ay dapat po natin siyang ipanalangin at umasa po tayo sa magagawa po ng Diyos. Ganito po ah, babasa po tayo sa May CCC 1861, ganito po ang nakasulat. Take note po, mortal sin yung ginawa po niya sa May Albularyo po, kasi wag po natin kakalimutan yung occultism po, yung albularyo yung ganyan, yung pambabara, yung mga ano po. Sa ano yan, nag-a-undergo po yan ang occultism. At yung occultism po, paglabag po yan sa First Commandment. At pag nalabag natin yung First Commandment, lalo pa kung alam niyo po yung sampung utos ng Diyos, grave sin po yun at mortal sin. Ganito po ang nakasulat po sa 1861. Mortal sin is radical possibility of human freedom, as is love itself. It results in the loss of charity and the privation of sanctifying grace, that is, of the state of grace. So, tulad po nung sabi nyo, no? Gawin po natin, pagpalagay po natin, no? Nagsisimba po siya, pero hindi po siya nag-undergo ng confession. Wala po siya nagawang confession. So, namatay po siya na may mortal sin. So, ganun po. Kahit po magsimba po kayo, kasi hindi naman po nawawala yung mortal sin po sa pagsisimba po eh. Alam po natin na bumabalik po tayo sa state of grace, matatanggap natin yung sanctifying grace po sa pamamagitan ng confession, eh hindi po nakapag-contest. Wala po siya sa state of grace. If it's not redeemed by the repentance of God's forgiveness, it causes exclusion from Christ's kingdom and eternal death of hell. Yan ang turo ko ng ating simbahan. For our freedom has the power to make choices forever with no turning back. However, ito po yung pinakamahalaga. Although we can judge that an act in itself, a grave offense, so grave offense po talaga yung ginawa po niya, kasi labag po yun sa sampung utos ng Diyos, parang na yun nga po yung unang utos po. Okay? We must entrust judgment of person to the justice and mercy of God. Ang Diyos po ang hahatol po. Hindi po natin siya iimpyernohin. Wala po tayong masamang sasabihin about po sa Kanya. Dahil po, ang dapat natin gawin, i-entrust natin yung paghahatol po sa tao, no? Yun po ay gawain po ng Diyos. Kikilos po ang hustisya at awa po ng Diyos patungkol po doon. So, wala po ako may bibigay na kami dito sa punto 4.3. Wala po kami may bibigay po sa inyo na maipiyero po po siya. Hindi po ganoon. Dahil ang opisyal na turo ng simbahan, hindi tayo hahatol po doon, ang kikilos po doon, ang hustisya at ang awa po ng Diyos. Brother Jando? Brother Jando, dagdagan ko ng kunti bro. Okay, go ahead, Brother Junroy. About sa concern niya, kasi concern siya about sa mga albularyo na talagang lumalapit naman sa Diyos, no? At tama yung pahayag ng ating mga kapatid, si Bro Wenda, si Bro Gab, na wala talaga sa ating paghatol. At kaya na sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 24:15 ba yun, na
hindi nakakahigit ang alagad sa kanyang Panginoon. So, Panginoon lang talagang pwedeng umatol. Pero ngayon, pinabasa na ito ni Butata kanina, no, kung ano ba ang hatol ng ating Panginoon sa mga taong gumagawa ng ganyan. Sa Mateo 7:21 hanggang 23, ba din dyan, bro? Basa. Sige, okay. Mateo, binasa ko na ito kanina eh. para baka hindi niya narinig, bro. Ayan, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom ko, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ayan. So, ang pinaka-importante talaga, kapatid, no, makinig tayo sa simbahan. Kasi pag hindi tayo nakinig sa simbahan, pinagpipilitan pa rin natin ang sarili na lumapit sa mga albularyo, which is ang simbahan. O, ang pangyarihan ng Panginoong Isokristo lamang gamot, ibinili na sa simbahan. Kaya nga mayroon tayong ano, sakramento, ano tawag din yung sakramento anointing sick. Meron tayong yan. So kung meron tayong mga naramdaman, punta tayo sa pare, magpatulong tayo, magpa-tanggap tayo ng ano, mag-confess, magkalawat. Ano ba yung kalawat sa Tagalog, bro? Mag-union. Then gawin yung cares, yung rosary, ganun, tapos mag-ask po tayo ng ano, anointing of the sick. Gagaling po tayo, no? Sapagat yan ay ipinangako ng ating Panginoong Isokristo. Sabi ni San Pedro, walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. So, magtiwala po tayo sa simbahan sapagat yan ay ang katawan ng ating Panginoong Isokristo. Salamat pa rin dyan, bro. Okay. Thank you, Bro Vindel, Bro Gab, at Bro John Ray. Shout out kaya, Brother Kilsia. Shout out. Watch out, eh, Manetalizer. Thank you, Bro Benedicto. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.